Good morning, Philippines, and hello world. Ayan, ipapakita ko lang po yung mga i-slice ko ngayong umaga. Yung mga bagong orders. Natapos na tayo doon sa mga jade rings na mga nakaraang araw. Ngayon naman, mga donut po na purple chalcedony. At yun pa rin, jade pa rin. Jade pa rin na mas maganda. Ayan, oh. Nakikita niyo yung kulay. Ang ganda ng kulay, di ba? Ayan, oh. Ang gagawin natin ay mga sing-sing pa rin. Yan. Sing-sing. Sing-sing pa rin. Oh my God. Ayan, oh. Ang ganda ng kulay. Ha? Jade ang kulay niya. Tapos petrified wood. Yan ang mga i-slice natin ngayon. Kasi ang order po sa akin, purple chalcedony, pet wood, at saka chrome jade. Yun lang. So, i-start ko na po ang pag-i-slice. Wait lang po, ilalagay ko lang sa stand yung sipon. Cellphone pala, sorry. Sipon. Bisaya. O yan. Hello, ayan na po. Ituloy na po natin ang maudot natin yung agin at gagawin the part. Excuse me po. Ano yan? Hindi pa pala nakasaksak. Ay, nakasaksak na pala. Sorry. Ano po yan? Tingnan natin. Nain po natin yung purple chalcedony. Purple chalcedony yung mga layo, mga kaibigan. We'll be right back.
Grabe ang tigas mga ka-accounts. Di pa rin ako tapos, oh. Grabe. Pinost ko na lang yung video kanina kasi ano, sobrang tigas talaga. Ayan, oh. Papost ko na lang po muna ulit. Tapos, pagka malapit na siya, pagka nandito na, tsaka ako po i-continue yung video. Hahaba po na sobrang haba, eh. Wait lang po, ha. Ayan. Ayan. Ayan, pinutol ko muna yung video kanina. Kasi sobrang tigas po. Tinin nyo po hanggang ngayon. Oh. Hanggang ngayon, hindi pa siya putol. Ayun, mga yung chinelas dito, hindi nila iba. Ayan, oh. Tinin nyo po, oh. Ayan, oh. Di pa nakakalahati, eh. Grabe, oh. Tigas ng chalcedo ni. Ayan, so... pagpapahingayin ko muna yung machine, sobrang init na. Parang lighter na lang yata, kulang dito eh. Yan. Itutuloy ko na lang mamaya yung ano, yung pag-i-slice. Tapos pag na-slice na, tsaka ko na lang bibidyoan ulit. Putulin ko muna yung video dito. O pwede rin naman ding magkwentuhan muna tayo habang pinapalamig ko yung machine. Pagkwentuhan muna tayo. Ipapakita ko lang yung aking mga koleksyon na pet tripod wood. Yeah. Hindi po sa akin itong cellphone na gamit ko. Ako po yung nangiram na ako. Ayan, iangat ko lang yung ating ayan, oh. Ayan. Pakita ko lang po yung ating mga collectionis. Yan. Yan eh. Hindi pwedeng dire-diretso mabilis mong mag-init yung ano, yung bench grinder. Yan, talagang kailangan talaga yung talagang induction motor. Hindi pwedeng ano eh. Hindi pwedeng bench grinder lang. Pwede naman to sa mga beginners. Yan. Pero pag tayong talagang malaki yan na at maraming umu-order, mas recommended ko po talaga yung induction motor na gamitin. 1/2 HP o kaya 1.5 HP. Apo, kahit anong ano, kahit anong brand, basta induction motor. So, yan. Sabi ko nga, habang pinapanamig yung machine, magkukwentuhan muna tayo tungkol sa bato. Ayan. Ayan. Ang tawag dito ay chalcedony. Ni. Ang hardness po nito ay 7. Ayan o. Translucent. Ano ba ibig sabihin ng translucent? Ang translucent po na tinatawag ay ano po yan. Yung pagka nilagyan mo po ng ilaw sa likod, tagusan. Yan po, o kaya tinapat niyo sa araw, tagusan yung liwanag ng araw sa bato. Yan ang tinatawag na translucent. Ito naman ay ang tinatawag na nodule ng chalcedony. Maaring nodule siya, maaring agate. Who knows kung anong laman ito. Yan. Kasi, ano, hindi siya makita eh, kasi may balat eh. Ito ang tinatawag na jasper. Ang jasper naman ay variety din ng chalcedony, yun nga lang, impure yung kulay niya. Yan, opaque po yan. Ang tinatawag, ang opaque naman, ang ibig sabihin ng opaque, pag nilagyan ng ilaw sa likod o tinapat sa araw, eh, hindi tagusan yung liwanag. Yun ang tinatawag na opaque. Opaque. Ang tawag nila dyan sa Amerika, sa ibang bansa ay opaque. Opaque. Ayan. So, ayan. Continue tayo. Baka bumagsak to ah. Ayan. Itaas muna natin yung iba. Sa ibabaw na sa second floor.
sa ano pala, fourth floor pala. Ayan. Iba kasi dito ko nilalagay para yung mga parang nangihinayang akong hiwain pa. Yung maganda pang display, ganun. Ito ang paborito ko sa lahat. Na ipunin. Hindi naman paborito mo, second na paborito na i-collect. Kasi ngayon, ano, natutuwa ako sa history. Nakaka-amaze yung history. Yan. Kahoy sila na nabuhay noong unang panahon. Million years ago, kuya. Ang edad daw ng Pilipinas ay 50 million years old. 50 million ang bilang noong umibabaw ang kalupaan ng Pilipinas mula sa ilalim ng dagat. So, siguro, ang edad dito ay mababa sa 50 million o kaya mga 20 million or 10 million years old. Yan. Yan, o. Ang ganda niya, no? Parang siyang cucumber. Gusto ko yung ano eh, yung mga ganitong klase ng petrified food. Yung talagang wrap yung balat. Eh, wala mga pet food na ano eh, na makikinis yung balat. Kasi base sa aking experience, pag ang petrified food po ay makinis ang balat, hindi po maganda ang laman. Pag naman ang petrified food po ay ganito ang itsura, yan po talaga, matigas po ang laman yan. Sa amin po na mga gumagawa ng mga alahas, ang gusto namin ng mga bato ay talagang highly silicated o yung talagang matitigas. Yung pagka binasag ng martilyo ay hindi napupulbos. Yung mga ganitong highly silicated ng mga bato, mga fossil, pag binasag po itong matatalim ang mga edges, hindi sila nadudurog. Ano, kitang-kita yung pinanggalingan ng sanga, yung limb ba tawag doon, o nodes ng kahoy. Ano, yung mga ganito yung mga gusto kong ikinokolek kaysa doon sa mga petrified wood na makikinis sa balat. And nakabigat. Yeah. Tingnan natin kung malamig na. Nako, mainit pa. Yan ang problema po pagka ang machine na gamit ay bench grinder. Hindi siya pwedeng pang karabasan o yung matagalan na umaandar kasi umiinit. Yan. So, di ko na dito. Ito, ipaprocess ko din naman yan. Pagka naman po may humanap lang ng mga blood red. Yung mga, kasi nakakapanghinayan po kasi ni Islesin lang. Kasi i-stack mo na naka-isla. Parang, yung ko pa parang nangihinayan ako sa ganun. Kasi ano po kasi ako eh, hindi ako mahilig sa mga process na stone. Ayoko lang process eh. Gusto ko talaga rub. Yun nga lang. Trabaho natin eh. Kasama talaga sa trabaho yung mag-slice. Ayan. Ito po ay puti na jade. Sambales jade na kulay white. Yan. Oh, yan o. Purple. Kulay ube halaya. Yan. Tapos, meron pa ako dito ng kakaibang bato na nakuha eh. Sana ba yun? Madigit yun eh. Yan na, tatanggalin muna natin to. Share ko sa inyo lahat ng aking nalalaman. Wala akong itatago. At saka, pag ako nag-tutorial, Tagalog talaga. Para naiintindihan. Diba? Tsaka ako mag-i-English ako, lalong hindi nyo maiintindihan. Hindi ako magaling mag-i-English eh. May tongue is twister. You know? Yan. Ito yung kakaiba sa lahat eh. Mukha siyang petrified wood, di ba?
Maraming maraming napagkakamalan ito na pet food na kulay green. Yeah. Pero hindi po ito pet food. Ito po ay serpentine subgroup. Yan o. Para siyang hibla ng kahoy. Serpentine subgroup. Ito po ay hindi pwedeng pangalahas. Sapagkat masyado po siyang brittle. Pang ano lang po ito, pang koleksyon. Yan o. Pwede siyang i-display, ganyan. Kinuha ko lang siya for specimen only. Kasi sabi ko nga sa mga videos ko, ako po ay namangolekta ng mga rap. Yan, mga rap na mga stones. Yan. Ito pong malaki na yan, serpentine subgroup pa rin. At may kwento ko na rin, pag ang lugar ay may serpentine, o mga, yan, mga ganito, at saka yung serpentine talaga na snake skin ba yung tawag nyo? Ito. Pag ang lugar ay merong ganitong mga klase ng bato, ibig sabihin, may jade. Yan, yung mga ganyang klase ng bato. Pag may nakita kayong ganyan, at ganitong klase ng bato, ibig sabihin nun, may jade talaga sa lugar nyo. Indication po kasi yan na may jade sa isang lugar. Pagka po ganun, kontakin nyo po ako sa aking Facebook, David Delgado Mateo, at tayo ay mag-uusap. Yeah. Siyempre, pag sa comment section ng aking YouTube nyo yan sinabi, yung mga location nyo, eh alam na natin na dadagsain po yan ng mga hunter. Pero kung ipi-PM nyo sa akin, mas maganda, tayo lang ang nakakaalam, di ba? Kasi, di ba? Kikita man tayo, eh, parehas na yung kikita, hindi yung marami yung kikita. Ayan, ayan o. Nakita nyo yan? Ang ganda niya, no? Wow, maganda na pattern. Maganda siyang gawing kabosyon, pero hindi ko yan gagawing kabosyon. Hayaan ko lang siyang ganyan na lang ang itsura. Maganda siya pang display na wrap. Diba? Ayan, pinuli natin kung malamig na. Mahinit pa rin. Ano ba namang klaseng motor? Mahina lang kasi yan eh. Oh. Mahina lang siya. Diba? So, puputulin ko na lang po muna ang video dito. Yan na lang po muna. At hintay ko pa kasi lumamig to eh. Pag lumamig na, continue lang yung video. Pag na-slice na to at nakita na yung laman, yun, magbibideo ulit ako. Yan. So, bye-bye na po muna. Ito po ang aking update. Yan. Bye-bye na po. Bye-bye!